Sa Navotas City Jail, hindi uso ang matulog nang nakahiga ang mga preso. Mula pader hanggang rehas, umaalingasaw ang masangsang na amoy ng pawis at dumi ng tao. Mahigit 900 kasi ang presong nagsisiksikan sa kulungang dapat ay pang 23 lamang. Kaya ang pasilyo, nagsisilbi na rin tulugan para sa mga bilanggo. Itong ideal capacity kasi, this is based on the United Nations standard na supposed to be each inmate is entitled to 4.7 square meters. Using this jail population, ang nangyayari ngayon nasa 0.20 square meters na lang per inmate. Sa buong Pilipinas, ang Navotas City Jail ang pinakamasikip o pinaka-congested. Hindi pa nasesentensya ka ng korte ang mga inmates dito. Pero para na rin silang naparusakan dahil sa kalunos-dunos nilang kalagayan. At dahil nga wala nang mapaglagyan, ang 200 babaeng inmate ng Navotas nakikihati ngayon sa pwesto ng Malabon City Jail Female Dormitory. Mahigit 800 preso para sa kulungang pang-80 tao. Si Jonah, hindi niya tunay na pangalan. 12 taon nang nakakulong dito habang dinidinig ang kasong illegal recruitment. Lahat po nang nagtatanong kung bakit ang tagal mo na, bakit gano'n. Siyempre po, may mga proseso na hindi ko po ma-explain. Tapos po, kakulangan na rin po siguro ng kaalaman, kung ano. Tapos po, siyempre po ang pera. Dahil siyempre po kung kukuha po kami ng mga private lawyers, siyempre po mahal po yun. Nasa mahigit 146,000 ang kasalukuyang jail population sa buong bansa. Mahigit 143,000 dinidinig pa ang kaso. Wala pa sa 3,000 ang nasintensyahan. So yun kasi isang napakalaking problema dahil kapag ang tagal-tagal ng mga akusado sa kulungan, it translates into a host of different problems. Halimbawa, jail overcrowding. So, ang mga kulungan natin ngayon, 600% over capacity na on average. Bukod sa kakulangan ng bilangguan, nagiging sanhi rin daw ng jail overcrowding ang kakulangan din ng mga public lawyer, piskal, hukom at mga korte. Dahilan para tumagal ang paglilitis sa mga kaso. Addressing overcrowding and congestion is not just the sole responsibility of the BJMP. We also need assistance of the local government units, the court, the public attorney's office, the parole and probation office, and other stakeholders. Ang titignan, paano na inaalagaan yung mga matatanda, yung mga ulila, yung mga walang trabaho, yung nakakulong, yung mga nasa laylayan. Sa kalagayan at pagtrato sa mga preso, makikita raw ang tunay na estado ng isang bansa. Emil Sumangil, GMA News.